Minsan, makikisipin ka sa kanya, then sasabihin niya, magkakaroon na ako or may period na ako. Aring ipinapaalam niya sa iyo to na posibleng wala naman dahil umiiwas siya na magkaroon kayo ng intimate. Not because hindi niya kayo mahal, but because wala lang siya sa mood. Itim ba skin, underarm at singit mo? At pangarap mo ng complete skin renewal nang hindi nagpapaderma at gumagastos ng malaki? K-Skin ang bahala sa'yo! Achieve that radiant, whiter, and younger-looking glass skin through our affordable yet extraordinary beauty products. Premium ang ingredients, hindi tinipid. Paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone. No more dark secret with K-Skin. Ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload ay mabigyan po kaagad kayo ng notification. And for today's video is, let's talk about lies. Kasinungalingan. Kasinungalingan na madalas ginagawa or sinasabi ng mga kababaihan sa inyo. Rinig nyo na ba yung salitang white lie? It's not serious at hindi rin ito makakaapekto compared sa normal lie. Madalas, nagagawa ito ng mga kababaihan in order for them na maprotektahan nila yung sarili nila at para huwag agad silang ma-judge. Today, I am going to reveal to you yung mga common na kasinungalingan ng mga kababaihan na maaaring nadinig nyo na rin ito sa kanila. Number one, I never do this or hindi ko pa ito nagawa. For example, hinalikan ka niya sa first date ninyo. Then bigla niyang sasabihin, OMG, I never do this. Huwag kang maniniwala doon. Or sumiping siya agad sa inyo on the first date or second date ninyo. Tapos pagising niyo sa umaga, sasabihin niya sa inyo, hindi ko pa ito nagagawa sa tanang buhay ko. Ikaw pa lang. Karamihan, hindi ko naman po nilalahat. This is, unfortunately, lies. White lies ito in order for her na huwag agad siyang ma-judge at maprotektahan niya yung sarili niya. Then kalaunan, dun niya yan aaminin sa inyo. Huwag mong isipin na masama siyang babae. Instead, dalhin mo siya sa isang lugar na iiwas siya na ma-judge o mahusgahan ng tao. Number two, I'll be ready in 5 minutes. 5 minuto na lang, tapos na ako. Huwag kayong maniniwala kapag ganyan ang sinabi ng mga kababaihan. I'm sure marami nang nakaka-encounter ng white lie na ito. Ang mga kababaihan, pag sinabi nilang 5 minutes, times 3 yan. Minsan, isang oras pa nga o mahigit pa. Sasabihin niya, 5 minutes, andyan na ako. 5 minutes, tapos na ako. Huwag kang maniniwala doon. Number 3, oh yeah, he's just a friend. Less white lie na ito and more straight up lie. Kung nakikita nyo na may hindi tama or more than just a friend, tapos question mo siya and then isasagot niya sa'yo, oh come on, he's just a friend. Then, huwag niyong tanggapin yung alibi na yun. Lalo na kung may nakikita kayo or may napapansin kayong something else more than friends. Ask around or magtanong-tanong kayo sa mga kaibigan nila, sa mga kasamahan sa trabaho, at pag-aralan niyong mabuti kapag magkasama sila nung inaakusahan niyang friend niya. Kung sa tingin nyo hindi pa rin tama at meron pa rin namumuo talagang relasyon between them, then prepare yourself na masasaktan kayo soon. Or run to save yourself from being hurt. Another thing, I didn't expect anything from you anyway. Ito, very classic to. For example, tinanong mo siya kung ano yung gusto niya ngayong anniversary or ngayong birthday niya. Then, sasabihin niya sa'yo na wala. Hindi naman ako nag-expect sa'yo ng kahit na ano. Kapag ganun ang sinabi niya, huwag kang maniniwala. Instead, mag-prepare ka pa rin ng something for her. Kasi, isang klase ng white lie sa mga kababaihan. Pero huwag ka. Ine-expect talaga naming mga kababaihan na meron kayong ipiprepare. Something for us or surprise galing sa inyo. Hindi man ito expensive, pero we really expect na meron talaga kayong something for us every time na may birthday kami, anniversary, or special occasion tayo. Another thing, I promise, hindi ako magagalit
sabihin mo lang sa akin. Huwag kang maniniwala doon. Kasi sa loob niyan, nagagalit or naiinis yan. Sinabi niya lang yon dahil hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya. So, kung ano man yung kinahihimutok ng butchi niya at sinabi mo sa kanya yung katotohanan, kahit na sinabi niya sa'yo na hindi siya magagalit, expect mo na na magagalit siya sa'yo. And, of course, be understanding if she does. Another thing, naku, hindi ako nagsiselos. Lahat ng mga kababaihan ay may angking pagkaselosa. Iba-iba nga lang yung level nito. Pero ito ay nagpapakita lamang kung gaano niya kayo kagusto. In a positive way. Kung sinasabi niya sa'yo na hindi ako yung tipong selosa or magsiselos kapag kasama mo yung mga kaibigan mong babae, nako, definitely, nagsisinungaling siya sa'yo. Kahit nasabihin mo sa kanya na kaibigan mo lang talaga yon at nakilala na niya ng personal, meron pa rin siyang mararamdamang selos kapag kasama mo ang mga ito. Hindi man malaking selos, pero little jealous, ay nagmamatter yon. Nararamdaman niya yon. Another thing, I don't care. She is in your past. Ex-girlfriend mo na yun. Hindi ako maapektuhan nun. Wala akong pakialam. This lie is most likely to do with your ex. Maaring na mention mo sa kanya something with your past or your ex, then ipapakita niya sa'yo. Kunyari, cool lang siya, pero wag ka. Nag-aalburuto ang kaloob-looban niyan. Nagsiselos siya. After niyang mabanggit mo yun, ii-stalk niya yung ex-girlfriend mo. At aalamin niya kung ano yung mga nakaraan nyo, yung mga picture nyo, aligagayan. Pero pag tinanong mo kung nagsiselos siya, sasabihin niya sa'yo, hindi. Walang babae na komportable kapag biglang napag-uusapan ang tungkol sa ex. Kaya wag na wag ninyong imi-mention yan. Last one, I'm on my period. Minsan, makikisiping ka sa kanya, then sasabihin niya, magkakaroon na ako or may period na ako. Or doon naman sa mga mag-boyfriend and girlfriend, ano, aayain nyo makipag-date yung mga girlfriend nyo, tapos bibigyan agad kayo ng heads up. Na, for example, may period ako ngayon, kaya masama yung pakiramdam ko. Kaya lang, ayaw kitang i-ignore. Kaya pupunta ako sa date natin. Aring ipinapaalam niya sa'yo to na posibleng wala naman dahil umiiwas siya na magkaroon kayo ng intimate. Not because hindi niya kayo mahal, but because wala lang siya sa mood. Simpleng ganun lang. Guys, sa tuwing makikita nyo yung mga lies na ito, maririnig nyo sa kanila yung mga ganitong white lies, huwag nyong iisipin na nire-reject niya kayo. It's more about her, not you. Hindi ikaw ang may problema dito, kundi siya. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!